Someone said this post to me at nangilabot ako sobra. Yo! Kadiri talaga. Kadiri lang na yung isang gurong lalaki ay loud and proud na ikwento yung kanyang love story dun sa kanyang estudyante na ngayon ay naging asawa na niya. Pinalabas pa kasi niya, no? Alam niyo na he is a God-fearing man, na godly siya, pero opposite yung ginawa niya. Napaka-worldly. Imagine, 51 years old siya during that time at yung pupil niya ay only 15. 15 years old lang. At ang sabi niya dito sa post niya, yan. Sino mag-aakala na ang katabi kong bata sa grade 5 advisor class ko ay magiging asawa ko pala at magkakaroon kami ng napaka-cute na anak. May age gap kami na 36 years. God is really working wonders. Pinamit pa talaga si God. Okay. Sabi pa niya dito, I never thought na magkakaasawa pa ako in a very late age. Kahit nga active ako noon sa Singles for Christ, ay talagang sinabi ko sa mga kasamahan ko na hindi na ako mag-aasawa. Kaya pala kahit successful ako sa banking career ko sa Philippine National Bank where I worked there for 9 years, ay pilit akong itinulak ni Lord sa public school system. Iyon pala ay may balak siya sa akin. Yan na naman, binanggit na naman niya si Lord! Okay, to cut his story short, ay after ng kanyang banking career, na 9 na taon, ay nag-OFW naman siya for almost 3 years. And then, bumalik siya dito sa Pilipinas at naging college professor at teacher sa 2 private schools ng 4 na taon. So, tuloy natin yung post niya. So, ang sabi niya dito, after all these years, saka lang ako pumasok sa public school and have that kitty girl in the picture in my first year of teaching. I was active then in the church at nung mag-high school na siya, ay gumawa siya ng paraan na mapansin ko siya. O, di ba? Ginamit na naman niya si God. Wow! Wow, wow, wow! Ang foggy-foggy ni sir. Yun eh. Si girl talaga yung nagpapansin sa kanya. O, kita nyo. Sabi pa niya dito. Umami naman siya sa akin na kinikilig daw siya noon pag tinutukso siya sa akin ng mga classmates niya. At doon daw siya na-develop sa akin. Hanggang sa hinahanap-hanap na niyang tuksuhin siya sa akin ng mga classmates niya. Pero pag kinakausap ko naman siya ay nagagalit sa akin. Tapos pag pareho kaming absent, pagpasok namin ay walang tigil na tuksuhan kung saan daw kami nag-date. Kunwari naman, galit na galit siya sa mga classmates niya. Oh, nakaw! Si Sir, no? Ikaw yung teacher eh. Bakit hinayaan mo yung mga ganyang tuksuhan sa classroom niyo? Aminin mo na din ah. Gustong-gusto mo din yun. Grabe. Ikaw yung tinutukso sa estudyante mo, tuwang-tuwa ka pa. Napaka-unprofessional eh. Kadiri talaga. Kadiri! Okay, so naging 4 years daw silang engaged. 15 years old si girl, plus 4 years. Kaya naman 19 years old ito nung kinasal sila. 5 years na daw sila magkasama ngayon at may isang anak. So, all in all, 9 years silang together. At recently nga ay nag-celebrate ng kanyang 24th birthday itong si girl. So si sir ay 60 years old na ngayon. Kita nyo naman, oh. Nagmamalaki pa siya na kinabog niya si Vic Soto. Walang sinabi si Vic sa kanya. O, oh, diba? Anak ng patola. Yung groomer ka pero proud ka pa sa ginawa mo. Imagine, 51 years old na siya noon, tapos si girl eh 15 years old lang nung maging sila. Oh, this only means na malamang eh wala pa sa high school tong si
babae ay nagpapakita na ng motibo itong si Sir, no? At alam niyo, in all honesty, naturoon lang sa mga ganitong edad na magka-crush sa isang guro. That's normal. Bata eh, adventurous, mapusok, nagdadalaga. But at this age also, na 15 years old, mas nanaig yung pagiging mahihiyain natin, especially pagdating sa crush natin. Di ba? Ang hindi ko matanggap dito ha, ay yung Hokage moves ni Sir. Yung nakakadiring Hokage moves niya. Na, tinake advantage niya yung situation eh. Na sa halip na sawayin niya, yung mga estudyanteng nanunokso sa kanila, eh hindi, in-entertain niya. Diba? Feel niya, gustong gusto niya yun. Na hindi niya naisip na 51 years old na siya. O, iba ka nga mas matanda pa siya dun sa tatay. Nung batang tinutokso sa kanya, yung batang may crush sa kanya. Like, ano yung nasa isip mong matanda ka, ha? Sorry, ha? But I never find their love story na kakilig-kilig. No? It's really gross. It's gross to the bone for me. Kasi at 51 years old, na attracted ka sa isang bata, sa isang minor de edad, I definitely, there's something wrong with you. Groomer ka, sir. Groomer ka. At nakakadiri yung love story mo, dapat hindi mo na shinare yan. Dapat naging discreet ka na lang, cause this is not something to be proud of. Teacher ka pa man din. At dapat ikaw yung nagpoprotekta sa mga estudyante mo, hindi ikaw pa yung numero unong magpapahamak sa kanila. DepEd, no, ano na, ha? Naging principal pa daw ito ngayon. Sana maimbestigan nyo to kasi delikado yan eh. At yung mga taong ganyan, dapat hindi hinahayaan makalapit sa sino mang bata. Thank you for watching. Have a good day.